Guys, for today's video, pag-usapan natin si Zed Credit Card. It's another sharing of my experience with Zed na kinatuwa ko. And hindi ko siya ganun in-expect. Kasi, kailan lang naman nagsimula tong Zed Credit Card ko? Around middle of July or towards the end of July nang natanggap ko itong approval ni Zed Credit Card. And merong update siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Eh well, samahan niyo ako pag-usapan natin itong credit line increase. Credit line increase ka bago-bago ko? Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new on my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, ano yung sinabi ko? Credit line increase? July pa lang may credit line increase na kagad? Pwede ba yun? Hindi ko rin alam, hindi ko nga inexpecto kasi the usual credit line increase happens after ng anniversary date mo. Meaning, kunyari July nabigay yun. So, next year July, yun yung usual na credit line increase. Or meron din naman ng mga pamibo na every 6 months nagbibigay ng credit line increase. Pero ang usual kasi, after mo ng 1 year, dun pala magkakaroon ng review na every 6 months, ganyan, na magkakaroon ng credit line increase. Pero ito na nga, si Zed, na kabago-bago, eh, nagulat ako. Na-content ko na to recently na ang sabi ko, clean-nose ko lahat yung mga card ko. Close meaning, nilock ko yung mga credit card ko, and nag-focus ako sa paggamit ng Zed. Yung Zed kasi, charge card siya, meaning hindi revolving yung credit. Para siyang Atome na up to 40 days. So, para siyang Maya Easy Credit na up to 40 days, 40 to 45 days. Parang ganun siya, kaya nga siya charge card. Ito kasi, kaya ito yung ginagamit ko kasi it helps me to control my budget. Ibig kong sabihin is, kung ano lang yung kaya kong bayaran by my due date, eh yun lang yung pwede kong ikaskas dun sa credit card. So, madidisiplina ako na, ay, credit card yan, pwedeng hindi ko naman bayaran kaagad. Pwedeng minimum or pwedeng partial lang yung bayaran ko. So, yung ganung mentality, yung gusto kong completely na mawala sa akin. Katulad na lang ng recent purchase ko. Pinag-isipan ko ito kung bibilin ko ba siya using my East West card or kay Zed. Kasi kapag dito kay Zed, kailangan ko na siya bayaran by my due date. Pero kapag kay East West, eh well, pwedeng hindi ko muna bayaran, pwedeng partial lang. So, nagkakaroon ng parang leniency. Nawawala yung focus ko sa goal ko na ma-eliminate yung pangungutang na unnecessary. Pero napag-decided ko na Zed na lang gagamitin ko at babayaran ko by my due date. So, ibig lang sabihin na to, eh, kailangan meron ako nakabudget sa mga purchases ko na hindi na ako mag-go over doon. Yun ang binibuild kong financial discipline sa akin ngayon. At least by due date, alam ko, pag binayaran ko yon, eh wala akong ibang utang. Yan. So ito, papakita ko sa inyo ngayon na yung unang pagbayad ko, August. Ano to, coverage ng July 26 to August 31. So, testing lang, umabot ako ng around 25,000 kasi during this time, nakakalat pa sa ibang cards yung mga paggamit ko. And then, napag-decidean ko nga na ilalako yung mga credit cards ko and si Zed lang gagamitin ko. Which, nag-arrive ako ng around 65,965 na bill. Coverage period niya is September 1 to September 30. Dahil naman dito, eh, binayaran ko na rin to kagad. Which is, ayan, makikita dito na dalawang payment ko, isang 45,000 at saka 32,000. And kung mapapansin nyo, sobra-sobra siya sa 65 kasi meron din akong purchase dito na naisama na. Which is ito, October 1, nag-grocery ako na around 11,207. Kung makikita nyo, na-zero out ko siya, and then meron na lang akong additional ulit. And yun na nga, ayun o, kung makita nyo, meron pa akong available to spend na 141,000. Pero, hindi ko pa nakita yan kagad nung nagbayad ako. So, well, nakatanggap ako ng email na ganito from Zed na nagsasabi na in-increasean daw nila ako ng credit line ng 150,000. So, from 100,000 to 150,000. Which is, nasasabi ko na mas okay to para sa akin dahil sa ang minimit ko kasi is less than 50% ng credit limit lang. Ayoko sana mag-go beyond ng 50% ng credit limit kasi it somehow affects my credit score. So, kung mababa ang utilization ko ng credit card, eh napapaganda nito ang aking credit score.
So, yung pagbigay sa akin nila ng additional 50,000 is a welcome move. Kasi kung makikita nyo na lang yung bill ko noong last September, 65,000, eh, that's more than 50% na ng credit card utilization ko. So, ngayon, dun sa 150,000, kung 65,000 pa rin yung magiging bill ko this month, eh, that's almost half. O, diba? At least hindi ko na-meet yung 50% utilization. Yun yung isa sa magandang matutulong sa akin nitong pag-increase ng credit line. Apart, syempre, from pwede akong gumastos sa malaki, pero dahil nga naka-budget ako, minimaintain ko yung budget ko, eh well, hindi ko rin naman magagastos yan. Pero, thank you, Zed. So, going back, bakit dalawang beses pa lang ako nagbabayad ng bill, eh, may credit card limit increase na kagad? Hindi ko rin alam, actually. To tell you the truth, guys, hindi naman ako sponsored by Zed. Wala silang binabayaran sa akin to make a review, to tell you guys kung ano yung point of view ko. Kung makikita niyo yung point of view ko is natutuwa ako kay Zed, eh well, natutuwa talaga ako. Kasi, hindi siya yung traditional credit card na mag-revolve ng credit. More on, kapag meron ka netong Zed card na to, is tutulungan kanyang maging disiplinado sa paghahawak mo ng finances mo. Kasi nga, kung anong ginamit mo, kailangan mong bayaran din kaagad. Kung hindi, totally ma-hold yung account mo. Thus, sayang naman, di ba? Gumastos ka, alam mo naman kailangan mong bayaran, tapos dahil hindi ka nag-budget at hindi mo binayaran kaagad, eh well, mawawala yung credit card na yan sa'yo. So, isa pang point of view yon para madisiplinado ka sa paggamit mo ng utang. So, again guys, hindi po ako sponsored ni Zed, pero natutuwa talaga ako sa tulong sa akin sa pagdisiplina ng sarili ko. And sana makakita rin kayo ng ganito klaseng credit or lending service na tutulong sa inyo maging disiplinado sa pangungutang sa paghahawak ng pera. Hindi naman necessary na si Zed card, pwede rin naman kayo gumamit talaga ng traditional na credit card, pero kasi nandun lagi yung option mo na mag-revolve ng credit or hindi magbayad in full. So, pag natukso ka, eh, installment na lang natin, yung mga ganun. Diba? Lagi kasing nandyan ang tukso. I really want you guys to experience din itong Zed credit card. Kahit hindi ganun kalakihan na credit line, sana mabigyan din kayo para ma-develop nyo yung financial discipline na sinasabi ko. Okay, for our question of the day guys. Meron tayong sari-sariling prinsipyo or principle sa paghahawak ng pera, ng finances natin, or mga utang natin. For my question of the day, ano yung number one principle na sinusunod nyo sa pag-handle ng inyong finances? At bakit? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Christian Genito 4402, sabi niya, thank you for good information, sir. Dun ko lang kasi sa Maya yun lahat ng funds ko. We'll check on and try other digital banks then. At Christian Genito 4402, thank you po for watching my videos and supporting my channel. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!